Major General Jovito Palparan Jr., pangalang nagbigay kilabot sa mga makaliwang grupo nang dahil sa angking galing nito at bangis pagdating sa bakbakan at sa layuning pagsugpo ng pausbong na rebelyon sa bansa. Umukit ng sariling pangalan sa mundo ng kabayanihan kung saan ginawaran ito ng iba't ibang parangal nang dahil sa kagitingan kagaya na lamang ng Military Merit Medal, Wounded Personal Medal, Distinguished Service Star, gawad ng Kaunlaran Awards at marami pang iba. Ngunit sa likod ng kagitingang kanyang ipinapakita, naging kalaban ni General Jovito Palparan ang mismong batas. Ito'y matapos mapatungan ng habang buhay na pagkabilanggo o reklusyon perpetua. Ngunit ayon kay Palparan, tila napagkaisaan lamang siya umano ng mga taong minsan na niyang nakabangga sa panahon ng kanyang panunungkulan. Isa sa binitawang salaysay ni Jovito Palparan ay ang umano'y posibilidad na iniregalo siya ni Dilima kay Joma bilang ang gante sa ginawa niyang pagpuna nito ukol sa malaking ugnayan nito sa asawa ni Joma Sison na si Julie Dilima. Iriregalo naman niya ako kay Joma. Big pinsan. Pinsan niyan sila si ni Juliet Dilima. Naka-red ribbon ako ngayon. Kaya ngayon ay aalamin natin kung paano nga ba humantong sa pagkakakulong ang isa sa pinakamagiting na general sa ating hukbong sandatahan na binansagang berdugo ng komunista at bayani kong ituring ng madla. Retired Army General Jovito Salvanya Palparan Jr. ipinanganak noong September 11 taong 1950 sa siyudad ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Sa edad na 20, nagtapos si Palparan sa kursong Business Administration sa University of East in Manila noong 1971. Ngunit hindi na gaanong nagamit pa ni Palparan ang kanyang nakuhang degree nang ito'y pumasok sa serbisyo taong 1973. Dito na naglingkod si Palparan sa Armed Forces of the Philippines bilang isang lieutenant na nakadistino sa Basilan at Sulu sa loob ng 8 taon. Sa mga sumunod na taon, buwan ng Enero taong 1974, unang natalaga sa isang combat duty si Palparan kasama ang 24th Infantry Battalion sa mismong isla ng Siyasi Sulu. Ngunit kasunod na buwan na nang unang mapasabak si Palparan sa bakbakan nang makasagupan nila sa Indanan Sulu ang mga MNLF fighters na umatake sa pwersa ng 24th Infantry Battalion. Matapos sunugin ng mga ito ang kabisera ng hulo na ikinasawi ng 300 sibilyan. Matapos ang naging engkwentro, kaagad nakuha ni Palparan ang kanyang kauna-unahang parangal at ito ay ang Combat Medal. Ngunit sa parehong taon, buwan ng Agosto, nang muntikang matanggal sa serbisyo si Palparan matapos niyang pangunahan ang 12 sundalong kasapi ng 24th Infantry Battalion o kilala sa tawag ng Wildcats na i-rescue, ang kasama nilang inatake ng mga sundalong Marines sa pier ng Zamboanga na nagresulta bilang isa sa pinakamalaking mis-encounters sa unit ng AFP. At sa paglipas ng taon, buwan ng Oktobre, Pizza Ajis taong 1977, nangyari ang madugong Patikol Massacre kung saan isang brutal at patraidor na pagpaslang ang ginawa ng MNLF sa pamumuno ni Osman Sali kay Brigadier General Teodolfo Bautista na Commanding General ng 1st Infantry Division. Ito'y matapos magkasundo ang panig ng MNLF at AFP na magtagpo para sa isang peace dialogue sa public market ng Barangay Danag, Patikol. Ngunit nang marting na ni na General Teodolfo Bautista at ng mga kasamahan ng 1st Infantry Division ang public market ng Barangay Danag, Patikol, biglaan na lamang silang pinaulanan ng bala galing sa hindi matukoy na direksyon kung saan walang kalaban-laban silang isa-isang kumandusay na nagresulta sa pagkasawi ng 35 kasundaluhan. At nang dahil sa insidenteng ito, isang operasyon ang ginawa ng AFP upang tugisin sina MNLF leader Osman Sali at mga kasamahan. At isa na dito si Lieutenant Palparan kasama ang kanyang Delta Team sa naatasan. Kasunod na taon, buwan ng Pebrero, Pizza 24 taong 1978, isang sagupaan ang naganap sa pagitan ni na Lieutenant Palparan kasama ang Delta Company, 24th Infantry Battalion, laban sa humigit kumulang 150
mga rebelde sa Mount Sinumaan pati Kulsulu. At sa magdamagang palitan ng bala, lagas ang 21 tauhan ng mga rebelde habang 13 sundalo naman ang nasawi. At nang dahil sa katapangang ipinakita ni Lieutenant Jovito Palparan, kaagad siyang nagawaran ng Gold Cross Medal kasabay ng pagtaas ng kanyang ranggo. At sa loob ng halos 3 dekadang pananatili ni Jovito Palparan sa isla ng Mindanao, kung saan dito siya mas nahubog sa bakbakan, sakripisyo, hirap at tagumpay na pinagdaanan at ang mismong ipinapakita niyang kabayanihan. At sa pagulong ng dekada, tuloy nang nadistino si Palparan palabas sa isla ng Mindanao. At sa pagkakataong ito, mula taong 2001 hanggang taong 2003, naitalaga si General Palparan sa Mindoro at Romblon bilang commander ng 204th Brigade, kung saan naging matunog na ang pangalan ni General Palparan bilang kinatatakutang personahin ng mga rebelde, kung saan inalyasan ng ito bilang berdugo. Taong 2003 hanggang taong 2004 naman, nang maging commander ng Philippine Humanitarian Contingent in Iraq si Palparan matapos mag-deploy ang Pilipinas ng 51 mga kasundaluhan. At sa taong 2004, matapos ang withdrawal ng Pilipinas sa Iraq, tuluyan ang napromote si Palparan bilang Major General. Kasunod na taon, buwan ng Agosto taong 2005, nadistino si Palparan sa Eastern Visayas, kung saan naging commanding general ito ng 8th Infantry Division o Storm Troopers. At nang dahil sa kampanya ni General Palparan kontra komunista, ayon pa na nabura na ni Palparan ang halos 80% ng mga rebelde sa Samar ng mga panahong iyon, na anya kaya pa raw itong burahin ng tuluyan kung hindi lang siya inilipat sa Central Luzon. At kasunod ng kanyang paglipat ay naging commanding general naman ito sa 7th Infantry Division ng Central Luzon, kung saan ang posisyong ito ay pinanghahawakan niya hanggang sa kanyang pagre-retiro sa serbisyo noong Setyembre 11 taong 2006, kasabay ng kanyang 56 na kaarawan. Matapos ang pagretiro ni General Palparan sa serbisyo, kung saan nag-iwan ito ng magandang storya sa hukbong sandatahan, umani naman ito ng samot-saring akusasyon kagaya na lamang ng umano'y pagkasangkot niya sa mga extrajudicial abduction, pagpaslang sa mga kritiko ng pamahalaan at marami pang iba. Isa sa pinaka-nagdiin kay Palparan ay ang human rights group na Karapatan, kung saan iniugnay siya bilang utak sa pagpaslang sa mga human rights defenders na sina Eden Marasila na Secretary General of Karapatan Southern Tagalog Region, at Eddie Gumanoy, Chairperson sa Katipunan ng Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan. Ngunit sa ginawang pag-imbestiga ng Philippine Commission on Human Rights ay talagang walang nakitang sapat na ebidensya na magpapatunay sa mga akusasyong ibinato kay General Palparan. Dito na rin nakatanggap ng kaliwat ka ng banta o death threat si General Palparan na galing sa mga rebelde, bagay na binansagan pa ng mga komunista si Palparan bilang the walking dead man. Ngunit sadyang hindi nagpapatinag si Palparan sa ganitong galawan, kung saan matapang pa nitong pinasok ang politika at naging figurehead ng bantay, isang political party na may advokasiyang anti-komunista. At sa paglipas ng taon, December 15 taong 2011, idinawit ang pangalan ni General Palparan sa kasong 2 counts of kidnapping and serious illegal detention na may kaugnay sa pagkawala ng 2 babaeng aktivista ng UP Diliman na kinilalang sina Sherlyn Kadapan at Karen Impeno noong 2006 sa Hagunoy, Bulacan. Ayon pa na naakusahan lamang umano ang 2 aktivista na kasapi ng Communist Party of the Philippines o ang NPA. At nang dahil sa paglabas ng isang testigo na kinilalang si Raymond Manolo, mas lalo pang nadiin si General Palparan matapos isinalaysay ng witness sa kanyang isinumiting affidavit na nakita niya sa kanyang 2 mata kung paano pinapahirapan ni na Palparan at mga kasamaan ang mga biktima, kung saan pilit umano itong ipinaamin ang pagkaugnay nila sa mga komunista.
At sa loob ng ilang taong paglilitis, tuloy na ngang nasampahan ng kaso si General Palparan noong 2011. At ng mga panong iyon ay nagtangkap ang umalis si Palparan sa Pilipinas, ngunit kaagad rin itong naharang matapos ang ipinataw na hold departure orders sa kanya. Bagamat nahuli man ng mga otoridad si Palparan ng mga oras na iyon, kaagad lang din itong pinakawalan at hindi na detained nang dahil sa wala itong warrant of arrest. Ngunit ng araw ding iyon, bandang hapon nang mailabas na ang warrant of arrest, si General Palparan naman ay tuluyan ng nakawala at nagtago sa batas. Dito na rin kaagad isinagawa ang nationwide manhunt para kay Palparan, kung saan may patong na ito sa ulo na 500,000 pesos. By January taong 2012, mas dinasan pa ang reward money laban kay Palparan na umabot na sa 1 milyong piso na mas tumaas pagkalaunay at umabot ng 2 milyong piso. Ngunit matapos ang halos 3 taong pagtatago, tuluyan nang nasukol ng NBI si General Jovito Palparan sa kanyang pinagtataguang bahay sa Santa Mesa, Manila. At sa pagkakadakip kay Palparan, makikitang ibang iba na ang hitsura kung saan bumagsak na ang katawan nito. At sa ginawang preskon matapos mahuli si Palparan, isa lamang ang hiling nito, ang seguridad ng kanyang buhay at ang hiling niyang patas na laban. At sa paggulong ng kaso, September 14 taong 2018, tuluyan na ngang sinintensyahan si General Jovito Palparan ng habang buhay na pagkabilanggo kasama ang 2 pa nitong tauhan laban sa kasong 2 counts of kidnapping and serious illegal detention na may kaugnay sa pagkawala ni na Sherlyn Kadapan at Karen Impino. Ipinagbabayad rin sina General Palparan at mga kasamahan ng 100,000 piso para sa civil indemnities at 200,000 pesos naman para sa moral damages. At matapos ngang mahatulan si General Jovito Palparan, ikinulong ito sa maximum detention cell ng New Vilibid Prison, Muntinlupa City. Ngunit sa paglipas ng panahon taong 2023, inabswelto ng Malolos Regional Trial Court Branch 19 si retired Major General Jovito Palparan sa kanyang kasong kidnapping at serious illegal detention na may kaugnay sa isa pa nitong kaso ukol sa pagdukot umano sa 2 magkapatid na magsasaka na sina Raymond at Rinaldo Manolo. Si Raymond Manolo ang tinaguriang biktima at testigo naman sa pagdukot sa 2 aktivista na sina Sherlyn Kadapan at Karen Impeno. Bagamat acquitted na sa kaso si Palparan, nanatili pa rin itong nakabilanggo ng dahil sa iba pang kaso nitong kinakaharap, kagaya na lamang ng 2 counts of kidnapping and serious illegal detention na may kaugnay sa pagkawala ng 2 UP students na sina Sherlyn Kadapan at Karen Impino.